Hindi about sa akin, about sa kanya. I mean, yes, about sa akin. Pero, related sa kanya. May video pa yun. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Sorry, we know we have asked this to you a lot of times and we'll be asking you this again. Kasi kagabi lang may sinabi rin si former Senator Trillanes ang articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mang impeachment, naririnig nila sa iyo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am. Kinob ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. Ikot ko ulit para ano. Meron akong mga notes ng quotes dito eh. Ito yun, inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think may kinary din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then yes, nagsalita kanina, sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino? Alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag mayroong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Kasi ang dami nyo ng materials. O, pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa sunod na araw, sa sunod na buwan, o ano pa yung trabaho ninyo, wala na kayong balita. O, hindi. Hindi. Alam niyo naman eh. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Pero mamaya na kasi hindi, meron kasi siyang kwento eh. Eh kaso hindi pa kasi lumalabas, so hindi ko malabas yung kwento. So, sa itong meeting na lang dito sa kwarto? Sa kwarto? Sa current meeting mo ba sa good government ko ba lalabas? O sa kwarto? Sa good government. Eh about sa akin, wala naman ako doon sa kwarto eh. I think sinubukan natin ni Trillanes yung sabi niya mas masahol pa ako kay PRD. Eh kasi hindi niya ata ma-approve. So tinigilan niya ako doon sa EJK. So may in-expect kayo, ma'am, na information again sa iyo doon sa good government na hearing. Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung may hinihintay niyo na kwento, may in-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa iyo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin, pero related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, ano lang?
Mama, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad ko sino eh. Anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa akin. Mama, hindi po. JC, alam mo. Oh. Oh, inantayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung ano eh. Kayo may alam. Ah, hindi. Iba pa. Yeah. Hindi, hindi. Ito yung pulveron. Hindi din. Hindi din. Oo. Wala na bang question? Ano na ito? Fishing na ito. Fishing. Next question. Maraming salamat. Next question, Jason. So, sa tingin mo ba, VP, instead yung sinasabi nilang, sorry, JC, sorry. Sorry, sorry, Your Honor. Dapat definitely ko ma-recognize. So, ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nila you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary ako tactics yun. Nila. Ako yun. Kasi, tingnan nyo. Sa totoong problem. Ako, mayor ako, ha. Ng 3 terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for these 3 years? Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? Mula. Inuubos nila yung oras ng mga kita niyo yung mga tao sa DepEd. Wala na nagawang trabaho yun. Sa kakaupo nila doon, inuubos nila yung pera ng taong bayan dyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. Ang sa amin yan pag umuupo ako, well ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako, pinag-uusapan kaagad, ano ang big ticket project ng 3 taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yan yung gagamitin namin para ma-re-elect kami. Diba? Yan yung sasabihin namin, kita nyo, may landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag-upo mo, ganyan yan, diba? Sasabihin mo sa mga tao, in 6 years, pinakamayaman na ang Pilipinas, in 6 years, ganito, may security, dami kang. And then lahat ng trabaho mo, papunta siya doon para pag-alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past 6 years. So, spot up other mothers. Oo, okay lang kasi ano, inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo na lahat. Thank you. Kunin niyo na lahat ng mga kailangan ninyo. Huwag lang about siya. Okay. Okay. Kumalana natin siya. Wala pa akong actually wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya pag ginalibak na ko siya. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag mo kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at huwag mo ding kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video. Maraming salamat po.